At mula dito sa studio, kasama din po natin ang hinahangaan ng lahat, ang utol natin sa Senado, walang iba kundi si Senator Robin Padilla. Good morning, Senator Robin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi arrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagbati po ng kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoong Allah, ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Ma'am, Madam, Mayor, isa pong malaking karangalan po sa akin ang makasama po dito sa inyong programa, ma'am. At ako po ay tuwang-tuwa habang pinanonood ko po yung naandun po kayo ni BBM sa shooting po ninyo. Alam nyo naman po na pangarap ko po yan na makasama kayo sa pelikula. Kung natatandaan nyo po, nagpadala pa po ako sa inyo ng script. Dahil pangarap ko po talaga na lahat po ng action star, kung meron pong expendable sa Amerika, nag-concept din po kami ng expendable na kasama kayo at kayo yung bida. Kasi yung empowerment ng mga kababaihan. Kaya nung nakita ko po kanina, parang natupad na po yung pangarap ko na makita kayo sa blue screen. At syempre, kasama niyo po si BBM. Nakakatuwa po. Congratulations po, ma'am. Napakaganda po nung video. Thank you, Sen. And yes, opo, naaalala ko po yan na sinabi mo na gagawa ka ng pelikula para sa akin. And gagawin natin yan. In the future, gagawin natin yan kapag hindi na tayo masyadong busy sa pangangampanya at sa eleksyon na pag nag-settle down na ang lahat, I promise you. Okay, wait lang. Okay, yes, I promise kasi, you. Kasi pangarap ko talaga, makita ko talaga. Napaisip ako doon eh. Sabi ko, walang ibang pwedeng gumanap dito. Ito talaga, ito lang ang nag-iisa talaga pwedeng maging tunay na action star na babae. Dahil totoong action eh. Ikaw, ma'am, yung totoong aksyon. Walang drama. Aksyon. Ikaw talaga yon, ma'am. Walang nababagay doon, kundi ikaw. Speaking of aksyon, we all know Robin Padilla, the action star, diba? Nasundan namin ang buhay mo, Sen. Sa pagiging lover boy, sa pagiging action star, at sa pagiging family man. Nasundan namin lahat yon. Dahil alam mo naman na idol ka at utol ka ng lahat ng Pilipino. Gusto namin malaman kung ano yung lesson na natutunan mo doon sa pagiging action star. Una po, gusto ko pong batiin lahat ng mga nasa Davao. Alam niyo naman po, ang idol ko ang Davao. Kaya ako minahal si Pangulong Duterte dahil sa nakita ko ang pagbabago sa Davao City. Kaya ako ay loyalist ng mga Duterte dahil dyan. Ang buhay ko po ay maikukumpara sa Davao City. Dahil ang Davao po, kung noong araw, masasabi po yan na isa sa pinakamagulo. Nandyan ang mga rebelde, nandyan ang mga tinatawag natin ng mga sa drugs, lahat nandyan. At yun po ay kumakatawan din sa Robin Padilla noong araw. Isa po akong dumating po kasi sa atin ang kasikatan sa masyadong maagang edad. Hindi po natin to na handle. Tayo po ay dumaan sa napakadaming pagsubok. Pero yung pagbabago ay nakamit po natin. At ganyan din po ang Davao City. Yung pagbabagong nakamit niya ay naging salamin ng buong Pilipinas. Na pwedeng ma-achieve ito kung gusto natin at tama yung ating magiging mga pinuno. At ang tao ay susunod. Kasi ganyan po ang nangyari sa akin eh. Ang naging pinuno ko ay ang Panginoon Diyos. Dahil sa loob po ng bilibid, sa loob po ng kulungan, diyan ko po nakita ang direksyon ng buhay, ang way of life, na dapat meron talaga tayong sinusundan at meron tayong disiplina. At diyan ko po nakita na nagkaroon po ako ng pangalawang tsansa sa aking karir. Kasi nung ako po ay ikinulong, ako po ay nasa tugatog ng aking
kasikatan. Wala pong nag-iisip na kahit na sino na ako'y makakabalik pa sa show business. Pero nung ako po ay bumalik at nakita ng mga tao na aba, nagbago na talaga si Bad Boy at meron na talaga siyang direksyon. Ako po'y binigyan ng tsansa ng mga tao at nakabalik at muling naging box office king at naging dramatic best actor pa po sa maraming mga award-giving bodies. Ito po yung sinasabi ko na parang maihahambing ko. Kaya mahal na mahal ko ang Davao City. Kasi sa totoo lang, ito yung salamin. Ito yung pwede po tayo. Pwede po tayong umangat. Pwede po tayong magbago buong Pilipinas. Kasi sundan lang po natin kung ano ang ginawa ng Davao. Matapos lang ang mga nagsisiga-sigaan dyan. At ang siga lang, si Madam Sara, okay na. yun po ma'am, yun po ang istorya ko. Yes, Sen. Alam mo ba nung nalaman ko na tatakbo kang senator, sobrang nasiyahan ako dahil alam mo naman, naging magkakilala tayo, nagkakausap tayo, naging magkaibigan tayo, especially nung 2019, naging very, very close tayo dahil magkasama tayo na nangangampanya para sa mga senators ni Pangulong Duterte. And narinig ko na ang life story mo and very inspirational siya. And yun ang kailangan ng karamihan ng mga Pilipino ngayon. Kailangan nila ng inspirasyon. And you are the very perfect senator na makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan na Pilipino dahil dinaanan mo yun lahat. Diba? Personal knowledge and experience mo talaga ang masasabi mong ito ang natutunan ko at sana ay maging inspirasyon yung buhay ko sa inyo. Ngayon naman, ang tatanungin natin ay isang light question, no? Pang-good vibes na question na para sa ating mga kababayan. So, ang tanong namin ay, noong una mong nakita si Ma'am Mariel, ano kaagad ang naisip mo at nasabi mong gusto ko itong maging asawa? Ah, wow. Pwede ba, ma'am, yung ano yung una kong naamoy? Kasi bango eh. Ah, okay. Oo, ma'am eh. Kasi hindi ko masyado... Nung panahon kasi nung nagwawawi ako, galing ako sa divorce. So, ako'y ang aking puso medyo inaalagaan ko pa. Yung mga panahon na yon, ayoko munang tumingin sa mga dalaga nung panahon na yan. Talagang, kumbaga, dinidibdib ko yung aking divorce. Ang nangyari nun, ma'am, magkatabi kami ni Mariel sa isang segment. Naamuhi ko siya. Sabi ko, ang bango nitong babaeng to. Napakabango nito. Doon ko pa lang siya, ma'am, tinignan. Sabi ko, ang ganda pala nito. Napakaganda pala nito. Kaya magmula nun, ma'am, lagi ko na siyang inaamuhi. tuwing makakatabi ko siya, nilalanghap ko siya. Kaya yun po, ma'am, ang istorya namin, nagkumpisa sa amo yan. And, Sen, pwede mo ba or maaalala mo pa ba kung ano yung perfume na yon na unang-una mong nagustuhan at naamoy kay Ma'am Mariel? Sa palagay ko po, ma'am, parang hindi yun perfume. Parang scent of a woman yun eh. Na ang bango. Okay. Oo, sabi ko. Parang pawis siguro. Pawis na kami nun, ma'am. Kasi live show ng Wawawi. So lahat kami pawis na. Kasi hindi naman ganun to. Hindi naman totoo yung pag marami ng tao sa loob ng studio, hindi na siya ganun kalamig. Kaya, yes. No, hindi pa bango eh. Talagang scent niya eh. Talagang kakaibang yung batang-bata, ganun. Ano ba yun? Hindi maamoy gatas yun, but no. Hindi. Yes, ma'am, amoy gatas yun. Meron atang explanation yan sa science, Sen. Yan ata yung tinatawag na pheromones na iniimit ng isang tao and yan din yung nagpapa-attract sa kanya sa opposite sex. Opo, yan ata yung minimension ninyo. And bagay, tinadhana nga kayo kasi yung ikaw ang na-attract doon sa pheromones na ini-exude ni Ma'am Mariel. Yes, and, ma'am, very addicting.
Totoo yun, Mama. Every day na mag 2 weeks ako doon eh. Every day wala akong nilook forward kundi yung segment namin, nakatabi ko siya. Minsan nire-request ko pa sa director, sino ba ang kasama ko ngayon? Minsan sasabihin nila si Ma'am Pokwang lang. Ako pa nag-request, pwede ba ang kasama din si Mariel doon? Naging galon, Ma'am. Naging siguro pheromones nga yung tawag doon, Ma'am. Yes. Opo, and then nagiging masaya kaya kasi may effect sa brain yun eh. Na every time na naamoy mo, parang merong euphoria na feeling sa brain mo. Nakakabilis ng takbo ng puso, Ma'am. Ganon. Yes, yan ang tinatawag na destiny dahil pinagtabi talaga kayo nung perfect na partner na para sa iyo. And tomorrow, San Robin, ang pag-uusapan natin ay unang-una kung bakit ka tumakbong senador at ang susunod ay yung mga legislative priorities mo kapag ikaw ay naupo ng senator. Inshallah. Opo, Mayor. Opo. Maraming salamat po, Mayor. Nakakatuwa yung ating ano, yung question niyo. Masyado akong kinilig. Bukas meron na naman kaming mga light questions para sa iyo. Maraming salamat, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Madam Mayor, at sa lahat po ng bumubuo ng show po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Isa pong karangalan po ang nakasama ko po kayo. Konsyal, maraming salamat po sa ating pong economic director. Congratulations po sa inyo pong bagong tatag na krematoryo. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Congratulations po, Ma'am. Thank you. See you tomorrow. Bago tayo mag-break, shout out muna po sa mga grupong sumusuporta sa atin. Sa Inday Sara Duterte ako, Inday Sara ikalawang Pangulo ng Pilipinas o Isip Pilipinas at sa Sara Tayo.